Hello guys, so yan, welcome back to my channel. Ito po ay vlog number 3. So nandito po tayo sa Wins Siomai. So yan po yung content natin, kung ano ba yung pinagdadaanan ng isang business owner ng food cart business na tulad po nito. So update ngayon, halos isang linggo na walang pasok ang mga students. So automatic na bababa yung sales natin. So yung pesto natin sa University of Batangas, yung pesto natin sa Palengke, sa LPU, syempre sa BIR. So lahat po ng pesto natin ay magiging mahina po. So almost 4 years na din naman tayo, maglilimang taon na nga po. So alam ko na mangyayari to. Kaya bago mangyari to, na humihina yung sales natin, ang ginagawa po natin ay syempre bago mangyari ngayon, nagtatabi na po tayo ng pondo para sa darating na paghina. So kailangan meron din tayong business emergency fund na kailangan na mailabas mo sa panahon taghina. So yan po yung mga isa sa mga pinaghahandaan po sa isang negosyo, tulad nga po ng nitong ginagalawan natin na industriya. So next week I hope na lalakas po ulit yung ating sales, kasi nga po nandyan yung mga estudyante. So yan lang naman po yung vlog natin, na ito yung isa sa mga pinagdadaanan ng mga business owner, na hindi porket malakas yung iyong kita, yung income mo, ay bibili ka na ng kung ano-ano. So tulad ko po, kapag po malakas yung kita, talagang inire-reinvest ko talaga sa business, or kaya itinatago ko sa bangko. Siyempre, para gumanda din yung pangalan natin sa bangko. So, yan lang naman po yung vlog natin. So, ang lesson, kailangan magkaroon din tayo ng business emergency fund. Sa para pagdating sa nangangailangan ng pondo ulit yung ating negosyo, may magagamit ulit tayo. So, salamat po sa lahat po ng mga customers namin sa Wins Siomai. Okay, so malaking tulong po yan. Thank you po. Okay po. Bye-bye.